Mabuhay! Welcome to Science Fest 2022! Kung saan, tutuklasin natin ang ganda at tiwagang taglay ng siyensya at teknolohiya. Isilipin natin ang papel na ginagampanan nito sa ating lipunan at pang-araw-araw na pamumuhay. Ano pang hinihintay nyo? Halina, pumasok na tayo sa mundo ng siyensya. Para sa unang destinasyon, Time Travel Group. Dito natin matutuklasan ang mga sinaunang konsepto ng mga katutubong Pilipino at kung paano nito ginagamit sa kanilang pamumuhay. Ito ang Time Travel Booth. Makikita niyo rito ang iba't ibang kasangkapan ng mga katutubong ninuno natin na nagpapakita ng kanilang kaalaman sa siyensya. Isa na ang mga kasangkapan sa pangangaso tulad ng mga bolo at sibat, mga instrumentong pamusika, mga kasangkapan o kagamitan sa pangangaso, pangingisda at pag-asaka ng mga indikasyon na talaga namang mayroon na talaga tayong konsepto ng siyensya bago pa man tayo sa kupi ng mga tayo. Tama. Dagdag pa riyan na yung mga kaugalian at kaalaman na nayugnay natin sa konsepto ng pag-alam nyo ba na ang rice terraces ay isa sa mga kamuhamuhang pamamaraan ng pagsasaka na naimbento ng ating mga katutubong ifugaw? Ang matalinong disenyo nito ay nagpapakita ng mahusay na paggamit ng kalupaan at pagbawas sa panganib ng pagkubo nito. Isa pang halimbawa ay ang mga sopistikadong disenyo ng mga alahas at ceramics na ginamit ng ating mga katutubo sa pakikipagkalakalan sa ibang mga bansa. Speaking of ibang bansa, nasa panahon naman tayo ng mga Kastila nung sakupin nila ang Pilipinas, daladala nila ang kultura at pamamaraan. Nagtayo sila ng paaralan at dito nagsimula ang konsepto ng formal na edukasyon para sa mga Pilipino. Ang pag-aaral ay ukol sa medisina, kalawakan, halaman, at hayop ay ilan lamang sa mga disiplinang itinuro sa atin ng mga Kastila. Trivia, noong sinaunang kabiasnan, maraming mga bagay ang naimbento ng mga sinaunang Asyano. Napakalaki na nga talaga ang pinagbago ng ating kultura. Mula sa pag-unlad ng pamumuhay ng tao, hanap buhay, produkto at ilan sa mga kagamitan na ating ginagamit sa pang-araw-araw. Mapapansin din natin ito dahil sa mabilisang proseso ng ating buhay. Kung dati masasabi nating mano-mano at medyo mabagal pa nga, ngayon ay talagang napakalaki na ang pinagbago. May teknolohiya naman noon ay hindi pa rin natin masasabi na wala kasi kung wala ang mga sinaunang kagamitan o yung mga naimbento ng ating mga ninuno ay hindi tayo magkakaroon ng idea sa mga paggawa ng bagay sa kasalukuyan. Malaki din ang naitulong ng kultura noon sa pamumuhay natin sa kasalukuyan. Kung tutuusin, malaki ang naimbag nila sa ating pamumuhay ngayon. Paano na kung hindi sila nakapag-imbento ng mga bagay tulad na lamang ng abaniko na ngayon ay electric fan na tayong ginagamit? At saka ang mga manmanong gawain ngayon ay naging mas mabilis na. Pati na rin sa information ngayon, mas mabilis na tayong nakakasagap ng mga balita dahil nga may radyo, TV at iba pa. Sa paraan din ng komunikasyon, mabilis na nakikipag-ugnayan o nakakapag-usap ang mga tao. Sa kultura pa lang noon ay makikita na natin ang pag-usbong ng aspekto ng buhay at pagdating sa panahon noon. Lalo pang nadagdagan at mas napabilis ang aspekto ng buhay noon. Talagang konektado at masasabi mong may pag-undad talaga at progreso na para sa hinaharap ay lalo pang nadadagdagan ng mga pag-undad na ito. Alam mo ba na ang mga sinaunang mangingisda ay gumamit ng mga kagamitang makakatulong sa kanilang paghahanap buhay? Noong panahon nila na hindi pa naimbento ang mga magagandang gamit para sa pangingisda, nakaisip sila ng paraan noon kung paano mapapadali ang buhay nila bilang mangingisda. Indones, ninuno ng mga magdidilaw ang balat, permanenteng tirahan, pana, kutsilyo at sumpit ang kanilang mga sandata. Ang mga sinaunang Pilipino ay kilala rin sa magagaling mag-imbento ng mga bagay na makakatulong sa kanilang pamumuhay noon. Sila ay naging mahusay rin sa pangangaso na naging paraan nila para makakuha ng pangunahing pagkain. Gumamit sila ng pana, sibat at punyal upang maging madali ang panghuli sa mga maiilap na hayop. Bahay na bato. Ito ay isa sa mga ebolusyon ng bahay sa Pilipinas.
hawig ang ibang parte nito sa bahay kubo. Kabilang din ito sa mga pinakatanyag na uri ng bahay sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Ang mga bahay na bato ay binubuo ng dalawang palapag. Ang babang parte nito ay gawa sa kahoy, samantalang ang ikalawang palapag nito ay gawa sa semento o bato. Ang kahalagahan naman ito sa lipunan ay dahil sa pananakop ng mga Kastila, kinakailangan ng mga Pilipino ng umunlad sa sarili nilang paraan. Ipinapakita ng bahay na bato kung paano umangkop ang mga Pilipino sa mga pangyayari sa ating kapaligiran. Halimbawa din ito ng paraan ng mga Pilipino ng pananatili ng sarili nating kultura. Bagkus ng pagkakadagdag ng kolonyal na pagbabago sa mga kabahayan, nagawa pa rin nilang panatilihin ang ilan sa mga konsepto ng bahay kubo sa bahay na bato. Yung pala ang kasaysayan ng siyensa sa Pilipinas. Kaya malaki talaga ang ginampanan ng indigenous science sa pagsulong ng ating lipunan. Kung wala ito, hindi tayo magkakagawa ng ganitong uri ng pamumuhay. Kaya masasabi natin na siyensa ang pundasyon sa pagsulong ng ating lipunan. Maligayang pagbabalik, marami ba kayong natutunan kung paano ginagamit ng ating mga ninuno ang siyensa? Hindi ba't kamangha-mangha ang kanilang pamamaraan at invention? Halina, dumako naman tayo sa ating pangalawang destinasyon. Time Travel Booth! Tukusin natin ang kasaysayan ng siyensya at alamin din natin ang mga iba't ibang paaralan na nagpapakita ng malalim na pag-aaral pagdating sa siyensya. Gusto niya yan? Alam niyo ba na ang siyensya ay isang sistematikong pag-aaral gamit ang sistematikong pamamaraan upang subukin ang katotohanan sa likod ng mga haka-haka. At may ibang uri din ng agam na ang pinag-aaralan ng tao. Kabilang na dito ang natural science, biology, chemistry, at physics. Noong 1998, sa bisa ng Republic of 8496, ang sistema ng Philippine Science High School ay nilikha upang pagtugmain ang mga operasyon ng apat na kasalukuyang campus ng Philippine Science High School. Dilema na ngayon ay main campus, Silangang Visayas, Kanlurang Visayas, at Timog Mindanao. There are so many science high schools in the Philippines. There are 17 regional science high school, 198 science and technology oriented high school, 468 science high schools created through acts of Congress, and 11 DOST recognized schools under the science high school system. Did you know that the Manila Science High School was the first science school in the Philippines? It is established on October 1, 1963. And it is located in Tac Avenue corner Padre Power Street, Ermita Metro Manila. It is founded by Augusto Alzona. As of the moment, they have 1,217 students from grade 7 to grade 12. These are some interesting facts about science school in the Philippines. 1. As of February 2015, SciCoast has 20 campuses nationwide. 2. It offers more than 5,000 different course choices. 3. Its students are referred to as Shons. 4. The school has campuses in Albay, Bacolod, Batangas, Butuan, Cagayan de Oro City, Cebu. It has 2 campuses, Iloilo, 3 campuses, Luwag City, Legazpi City, Lucena City. Manila City has also 3 campuses, Naga City, and Tacloban. 5. It has graduated more than 4,000 students. 6. It has an enrollment of over 300,000. 7. According to the Inquirer article, it costs 55 pesos to enroll in a course at SciCoast, while tuition fees at other schools may run up to 5,000 or even more per course. 8. SciCoast was founded by Filippo Pino Lorenzo and Maria Josefa C. Lorenzo in 2011. 9. The university is not accredited. 10. The university offers college degrees in medicine, dentistry, engineering, and information technology. Hindi ba't kamangha-mangha na marami na nag-aaral sa atin ng siyensya upang matulungan ang ating pangailangan sa araw-araw? Aba, parang gusto kong mag-aaral dun ah. Mismo. Kaya naman, ang mga tao ngayon ay mas nagiging mahusay sa paggamit ng mga invention sa tulong ng siyensya. Mas lumalawak ang ating kaalaman at umuunlad ang mga teknolohiya sa tulong ng siyensya. Magandang araw!
Masaya ako na kasama ko pa rin kayong maglalakbay sa pagsaliksik ng konsepto ng katutubong agham at kontribusyon nito sa agham at teknolohiya at ang papel ng katutubong agham. Bago ang lahat, tanungin muna natin ang ating mga kaibigan kung ano nga ba ang kanilang mga natutunan sa mga baksang itinalakay natin kanina. Mangha, natutunan ko kung ano ang mga sinaunang konsepto ng mga katutubong Pilipino at kung paano nila ito ginamit sa kanilang pamumuhay. Ito naman ang iba't ibang paaralan na nagpapakita ng malalim na pag-aaral pagdating sa siyensa. Gusto ko rin mag-aral doon. Magaling! Ngayon naman ay pumunta tayo sa ating huling destinasyon. Time Travel Booth. Alam niyo ba na gumamit ang mga katutubo ng mga scientificong proseso ng pagsisiyasat, pagtuklas, pag-i-eksperimento, pagmamasid, pagtukoy, paghahambing, pag-uugnay, paghinuha, pag-uuri at pakikipagtalastasan upang makabuo ng teknolohiya na nagbigay daan sa kanila na mabuhay sa loob ng partikular ng mga kapaligiran. Ang paghuhula sa lagay ng panahon gamit ang kaalaman sa pagmamasid, sa lagay ng mga hayop at mga celestial body, paggamit ng mga herbal medicina at pag-iingat sa mga pagkain upang mapahaba pa ang buhay nito ay ilan lamang sa kanilang pamamaraan ng pamumuhay na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ng ilan sa atin. Trivia about indigenous science and technology in the Philippines. Ano na ang pottery or weaving ng mga katutubo ay ginagamitan ng technology na tinatawag nilang pangablan at napakamabasisi ng paggawa sa bawat tela noon. Ang design naman ay kasama sa kultura na meron ng isang tribo. Ito ang indigenous people in Ipugao. Ang Ipugao ay may tinatawag na binanyan, isang tela na may pattern ng puteki or lizard. Ito ay sumisimbolo ng kayamanan o kaharlikahan ng isang tao. Pinaniniwalaan na ang messenger deity ay minsang bumaba sa earth bilang isang butike upang ipakita sa mga terrace builder ang source ng tubig para sa kanilang mga pananim. Ever wondered how wines are made? Usually they originate mula sa grapes na na-ferment for a prolonged time to bring out the alcohol and the greatest flavor. Pero dito sa aking trivia para sa Indigenous Science and Technology in the Philippines, malalaman mo kung saan nagmula ang wine ng Pilipinas. Ito ang tapoy, also known as tape or baya in Igrot. A locally manufactured wine out of fermented glutinous rice and bubod, isang starter culture na nakastore sa traditional clay jar for a period of time. It is served in special occasions like weddings, fiesta, harvest celebrations, and may also be used in marinades and sauces. Tapoy is one example of food preservations na ginagawa ng mga indigenous people noong panahon. Another trivia for Indigenous Science and Technology in the Philippines. Did you know that the practical use for constellations was agriculture? Prior sa invention ng mga kalendaryo, Asian farmers depended on stars to determine when to sow and harvest their crops. Yes, mga bituin. Our Filipino ancestors were just as enamored by the heavenly bodies as the rest of the world. Para sa mga Bagobo, isang minority ethnic group na nasa Southern Mindanao, ang appearance ng Orion constellation in the night sky during December ay nag-i-indicate na, na ito ay simula ng kainin, ang slash and burn method of preparing land for farming. Constellations made the patterns of the stars easy to recall and allowed interpretation for farmers to plan ahead of time. Wow! Pati din pala ang aking paboritong almusal ay isa sa kanilang mga natuklasan upang mapahaba ang buhay ng mga pagkain. Sarap, di ba? Oo. Isa naman ang mga katutubong agham at additional na kalaman ng mga pananaw na katutubo. Habang ang mga pamamaraang pang-agham na hindi katutubo ay karaniwang kumikilala bilang agham ng kaluranin. Kapag pinagsama ay malaki ang kontribusyon nila sa modern agham. Kaya naman, ang ilan sa mga kanilang pamamaraan ay ginagawa pa din natin hanggang ngayon. Sagot na ba ang mga tanong sa inyong isipan? Hindi ba't nakakamanghang malaman ang mga impormasyon na ating narinig? Nandito na lang tayo at kailangan na nating bumalik. Sana ay magkita-kita pa din tayo sa susunod na pagtuklas ng kasaysayan ng aghaw. Hanggang sa muli! Paalam!